Hey guys, and welcome. Welcome again to another vlog of The Seaman Vlogger. Ang pag-uusapan natin sa ating vlog na yon ay mga salitang barko. Ano English ng cellphone? Cell mobile. So what we are waiting for? Let's begin. Okay guys, actually, marami ang mga salitang barko. Pero, naghanda ako ng 10 salitang barko para makita nyo kung ano nga ba ang meaning nito. Okay guys, number 1, cubierta. So, ano nga ba ang cubierta? In English, nax. English, di ba? Ano ang English ng balakubak? So, cubierta means deck. Heads on deck! So, ibig sabihin, sa labas ng barko yan. Lahat na makikita nyo sa labas ng barko na naapakan nyo, yung mga fire hose dyan, mga cargo line, yung mga cargo tanks, di ba? Lahat yan ay part ng deck. Even yung sinasabi natin forecastle or yung forward and yung pupa na aft. So ganito ang itsura ng kubyerta. So ayan, alam nyo na kung anong kubyerta ha. So punta tayo sa number 2. Number 2, subak. So, ano nga ba tong suba na to? Actually, ito ay pagkain sa barko or pagkain din dito sa lupa. So, ang suba is yung noodles, di ba? So, pwedeng may sabaw katulad ng yung mga chicken beef, di ba? Yung 10 beses mong ulitin yung chicken beef, chicken beef, chicken beef, chicken beef, chicken beef. Tapos tatanungin ka, anong English ng manok? Chicken. Tapos kung ano ang English ng baka, sabihin mo beef, di ba? Which is dapat cow. Corny, no? So anyway, so ang suba is composed ng noodles na niluluto ng mga ochujis. Yan, yung mga gutom after kumain ng alas 5 ng hapon. Yan, mga alas 7, alas 8 ng gabi, naghahat na makakain. So may sabaw or walang sabaw. At usually, pansit canton. Yan, lakami pansit canton. Tapos yung noodles na minsan iba-iba ang ano eh. Ang itsura. So pag magaling yung chief cook nyo sa barko, meron kayong Lucky Me Pansit Canton. Pero pag wala, gumagawa kami na sarili na yung Pansit Canton. Itadakimasu! Ay, kumna kanji desu! ザ インスタントって感じの麺ですね。美味しそう! So ayan guys ha. So alam nyo na kung ano ang suba. Number 3 sa aking listahan ay timunin. So ano nga ba ang timunel? In English, nax. English ah. So shad. Ano English kang sapatos? Adidas. So in English, ito ay helmsman na tinatawag. Yan, yung mga timunel, yan yung mga trabaho ng AV or helmsman. So saan ba nagtitimon? Or saan ba nagdadrive? Yan, sa bridge, sa taas. So ito yung itsura ng timunel. Pero syempre, iba-ibang itsura ng timunel. Ito lang yung example ng aking timunel. So ayan ha, tandaan nyo yung timunel ay helmsman or nagda-drive ng barko. Ayan, starboard 5, di ba? Port 10, hard starboard, di ba? Course 365. May 365 ba? De, loko lang. Joke lang, joke lang. Okay guys, number 4 sa aking list is katok. So ano ba ibig sabihin or ano ba ang itsura ng nangangato? Parang ganito. So usually yan ang main
job ng OS AB Bosen Foreman, di ba? So yan ang ano, yan ang trabaho namin, yung OS ako, yan din. Maghapon kang nangangatok na may jet chisel ka. So from 8 to 5 yan nangangatok kami, tapos niyan. Yung sabihin mo yung kamay mo dahil nagva-vibrate yung jet chisel, di ba? So parang nanginginig siya, hindi mo pwedeng basahin kasi baka mapasma. So ayan ang ibig sabihin ng cut-talk. Naayos mo na ba yung kutsi ko? Opo, boss. Oh, natanggal mo na ba yung kumakatok sa makina? Opo, boss. Wala na ang kumakatok sa makina nyo. Number 5 on my list is Proa. Yan. So kung natatandaan nyo yung una, di ba? Yung kubyerta. So si Proa ay part ng kubyerta. So ano bang makikita sa proa? Ito po yun. So dyan ginagawa yung anchoring kasi nandyan ang angkla, di ba? Nandyan yung tinatawag na bosin store. Sa baba nun, nandun yung mga Jacob's ladder, nandun yung gindula, nandun yung chain locker, di ba? Kung ano-ano nandun yung mga maintenance mo, nandun kung meron kayong sunblaster, doon din nakalagay yung mga sunblaster. So ayan ang proa, yung sa harap, sa harap ng barko or unahan ng barko. Okay, 6 on my list is pupa. Siyempre, kung meron kang harap or proa, siyempre meron ka sa likod ay pupa. So, in English, poop deck yun, ha? So, ano ba ang poop deck? Parang ganitong itsura. Ulan, pupunta pa rin tayo sa pupa. So, ito ang pupa na tinatawag. So, yan, makikita mo yung mga mooring wires namin. Nakatingin kami ngayon. At titingin tayo kung talagang meron pa hanggang sumasampa. So, ano ba ang nasa poop deck? Usually, sa baba niya, nandyan yung steering. So, pag may emergency steering kayo or emergency steering drill, bababa kayo doon kasi nandun yung control ng manual ng steering. Ano pa? Nandun din minsan ang chemical locker ni third engineer. At syempre, ang sikat na Citadel. So ano ba yung Citadel? Panoorin nyo yung aking vlog na Preparation for High Risk Transiting in Gulf of Aden. So doon yung malalaman kung ano nga ba or nasaan ang Citadel. Okay guys, so number 7. Ito ay gwardiya. So sa deck at saka sa engine, may tinatawag na gwardiya or duty. So, syempre, deck ako, pag-usapan natin ang deck. Usually, pag nasa open sea or sabihin mo nasa high risk, katulad ng aking example video, ang aming lookout or ang aming gwardiya ay nasa bridge wing. Katulad dito. Tapos, pag ano naman, usually wala akong video eh kasi busy ako pag nasa puerto. Pag nasa puerto naman, nandun naman sila sa labas sa manifold or sa gangway, yun naman yung cargo operation. So yan, gwardiya na yan, ako kung po siyan, kung sa akin, meron akong tatlong gwardiya sa isang shift. So minsan, dalawang AB, isang OS, or dalawang OS, isang AB. Depende sa shift nila or sa routine ng duty nila. So yan ang tinatawag na gwardiya, yan yung mga duty. Even though ang officers, deck and engine, meron duty. Number 8, Franco. So syempre, pag duty ka, meron tinatawag na Franco. So ano ba ang Franco? Ibig sabihin, tapos na duty mo, pwede ka na magpahinga. Or pwede ka mag-shore leave, di ba? Or makita. I mean, pwede kang mag-chat, tawag, diba? So, yan ang tinatawag na prangko. Ibig sabihin, free ka na sa obligation mo. So, usually, yan. Pag nasa puerto, yan, 6 to 6.
So, pagkatapos sa 6-hour shift mo, meron kang 6 hours rest. So, nasa sa'yo na kung paano mo i-rest yun. Pero usually, mahirap talaga sa isa-isa. Kulang, lalo na pag tumatagas sa puerto, pag nagiging 3 days up, medyo masakit na sa ulo yan sa mga de guardia. Number 9. Tumba-tumba. So, ano ba ang ibig sabihin ng tumba-tumba? So, tumba-tumba, ibig sabihin yung shift, for example, 6 to 6, katulad ng example natin kanina. So, for, halimbawa, yung ako, 12 to 6 ako, tapos yung isang kasama ko, 6 to 12. So, ibig sabihin, kailang dalawa ang nagpapalitan within 12 hours shift or within 24 hours shift. So, 6 to 6, so from 12 midnight, from 6 a.m. duty ko. Tapos, papalit sa akin yung 6 a.m. to 12 p.m. Then, papalitan ko na siya 12 p.m. to 6 p.m. So, ganyan ang ibig sabihin ng tumba-tumba. Okay, pang-sampu, last, segundo. So, sino ba si segundo? Dalawang klase yan eh, isa sa deck at saka sa engine. So, ang segundo sa makina is yung second engineer or katumbas is chief mate kasi tatlo ang buhit niya. Sa deck naman, meron kami segundo which is second mate. So, sino ba si second mate? Siya ang gumagawa ng passage plan. Nagko-correct ng mga chart, nagko-correct ng publication, at nag-check ng magnetic compass kung may bubbles. May mga ibang barko or may ibang mga company na third mate ang may hawak ng ganun. Bakit? Kasi tinitrain nila ang third mate na maging second mate for the next rank. So, napakaswerte ng third mate pag ganun company ang napasukan niya. Diba? Ano siya? Natitrain na kagad bago ma-promote. Tapos, additional din sa second mate, siya rin ang tinatawag na GMDSS officer. So, ang GMDSS test ko, tignan nyo rin, nandyan, hanapin nyo sa akin vlog. So, kung paano mag-test ng daily, weekly, monthly, yan. Tapos, kung paano i-test ang EPIRB, paano i-test ang MFHF, at kung ano-ano pa sa trabaho ni second mate. Ayan guys, so tapos na po ang aking vlog. At bago ko tapusin ang aking vlog, syempre, kailangan tayo magbasa ng shoutouts. So, okay guys, shoutouts. So, shout out from ako, si Dion. Ako pala, Wenamano Views. Haha, shout out, Lodi Kong Marino. So, sorry, nakalimutan ko kung saan to sa ano eh. Saan to, na screenshot. Usually, ini-screenshot ko para na ito. Yan. So, ini-screenshot ko lang tapos binabasa ko sa inyo. So, thank you very much for liking, subscribing, and watching the Sino Vlogger. Next, from Benedict Fernandez. Solid sir, thank you. Pa shout out sir. So, shout out to you. Thank you very much for liking, subscribing, and watching the Seaman Vlogger. Next shout out is from Sherwin Graciadas. Sir, pa shout out po. Salamat. So, thank you. Thank you sa pag-support. So, yung mga kaibigan mo, baka gusto mong i-invite sa akin na i-subscribe ako kung sakaling mga kadete din sila or mga sabihin natin ang babarko na, na kailangan ng knowledge sa barko. So, ito po ang tamang channel. Next is from Denver Agraviador. Sir, pa-shout out po. So, thank you very much for liking, subscribing, and watching the Seaman Vlogger. Next from Joshua Rivera. Pa-shout out, sir, next bit. Hashtag, future Seaman. So, thank you very much. Stay put ka lang dito sa channel ko. Maraming kang matututunan sa akin. So, nagbibigay ako ng maraming tips, di ba? Katulad ng paano mo promote yan. Isang magandang ano yan, magandang vlog. So, hindi lang lagi kayo nakasandal sa backer, di ba? Kasi ang backer kasi, ano din yan eh, empleyado din yan. Sumasakay din yan. Hindi niya pag-aari ang ano, ang company. Di ba? Kung papatalsikin yan, talsik din yan, di ba? Talsik din kayo. So, huwag kayo mag-ubis sa backer. Mas maganda kung sarili nyo mismo para makasakay kayo ng barko. Next is from Jos Hernet Abogadi. First, Nax, naka blue label na idol. Pa-shoutout na rin sa next vlog, keep safe. Oo nga eh, ang sarap pala ng blue label.
pero tinipid-tipid ko yun kasi ang mahal, di ba? So next time din ako bibili, pwede na sa akin yung Red Horse, ayan. Okay na yan, o kaya yung MP Lite. So thank you very much for liking, watching, and subscribing kasi yung vlog. So ayan, tapos na po ang ating shoutout section. So kung gusto nyo pong ma-shoutout, kindly comment below. Tapos i-screenshot ko yan, babasahin ko sa next vlog na gagawin ko. Okay guys, so bago natin tapusin ang vlog na to, if you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page. Ah, sa Facebook ah, Facebook page, dito ba o dito? Basta dyan, Facebook, tapos sa YouTube, tapos sa TikTok, the name is The Seaman Vlogger. Tapos sa TikTok ah, hindi ako nag-heart with oops dun or yung sabi mo yung mga ganun ah, hindi. Yung ganun, hindi. Ko, pinasok ko, and boy, walang the please. At ang sabi niya sa akin, educational din ang TikTok ko, so may pinapakita ko mga short clips doon na about related sa barko or related something na wholesome, di ba? Tapos pakisuportahan na rin po ang second channel ko, which is the Marino Game Republic. So yan, kung nakikita niyo po yung aking Facebook page na The Seaman Vlogger, meron pong nag-po-post ng share ng mga games, si ano po yun, si yung ako rin po yun. Pero hiniwalay ko po kasi ang gaming sa educational. So yung gaming ko po, ayan, mahilig po ako sa Call of Duty. I mean, hindi naman po ako expert sa Call of Duty, pero nakakapatay din po ako at I can kick some butt, di ba? Okay, so panoorin nyo yung mga live stream ko dyan, tapos minsan na meron ako mga unboxing of Gundam assembly yan. Try nyo rin, tingnan nyo yung, ano, yung Gundam Dynasty. Yan, so binild ko siya, grabe. 4 oras kong binild. So, pero syempre, yung vlog natin noon, about 20 minutes lang ginawa kong ano, fast pace forward, or sabihin natin time lapse. So, guys, thank you. See you on my next vlog.